artista lamang dito na kailangan gampanan kung ano yung binibigay sa amin. Pag umuwi, mahirap. Feeling ko. Bakit? Nararamdaman niyo ba yung iyak ni Katrina dito? Napapasok. Okay na. Sandali, sandali. Ayan na. Sandali, hindi na tumulang. Ako kasi talaga pasok sa akin. Hindi na siya sumaya. Nagre-reklamo siya sa kakaiyak ko. Sila kaya yung nagsusulat. Hindi ako nagre-reklamo sa kakaiyak. Tinatanong ko na ikaw naman. Naloko lang kasi wala siyang time dito, di ba? Wala siyang time. Wala siyang day na may sasesyon sa dali. Tapos sa kapalit, puro iyak na naman. Para magawa mo yun, para ma-maintain mo yun, ang hirap umiyak, no? So, idol to si Katrina, idol to. Yun, nakita nyo? Sa totoo lang, hirap umiyak. Wala siyang pahinga talaga. Parang bawat scene yata, hindi na siya sumasaya. So, siguro dun yung isa siya nagpapa-entertain dun sa mga viewers namin dahil nami-maintain niya yung hirap na nangyayari dun sa story na nagagawa ni Miss Katrina. So, siguro pressure kay Katrina. Nasa kanya. Nasa akin. Hindi, nandiyan naman po kayo. Siya po yung mentor ko talaga. Yeah. Huwag ka naman. Kapagalit na bagay. Siyempre, veteran, di ba? Parang lakas maka luma ng sinabi. Veteran. Anong araw pang artista. Ano masasabi niya na ang lakas ng chemistry niya? Yung meron na nga tiyatawag ng hot bear. Oo. Hot bear. Alam mo, doon lang ang hawak doon. Galing na lang. Doon lang ako yung hawak. Yung malakas ba? Ay, ako feeling ko malakas siya. Kaya nga feeling ko gagawa ng creative team namin eh sila sa Mike. No? Baka sa Mike, gawa nila ng bagong show. Hindi itutuloy si Lilian at si Hai na bagong show. Makakagawa! After nito, gagawin pa nila ang kamusta naman katrabaho sila, Jillian? Sila? Yung mga baget. Sila Jillian, naka-work ko na since nung nag-start pala siya nung bata. Siya nung way back. Matagal-tagal na rin. Pero ngayon, kalug pa rin. Okay naman sila. Very focused. Hindi nagre-reklamo, hindi nag-ano, kahit nakakapagod yung on their part. Kasi syempre, mga bata rin yan, alam mo yun. Dapat yan, nag-e-enjoy pa kahit paano. Pero yung commitment na binibigay sa kanila dito sa GMAs, hindi rin biro. So nakita ko sa kanila na, kasi kung ako yun, siguro baka medyo, alam mo yun, kung bata ka pa. Pero very focused sila and siguro talaga nagtuwara sila doon sa binigay ng break sa kanila ng GMA. So, as a co-actors, workers, okay naman sila. Very focused. And actually, nakaka-inspire. Siyempre, kung ako nakaramdam ako ng pagod pag nakita ko yung mga bata, nandito pa kayo sa scene? Naiiwan pa kayo, kami pack up na. So, alam mo yun, nakaka-inspire din. So, yun, ganun kaganda tong show, ganun ka-positive tong show namin. Ayun, going back since nabanggit niya kanina na kung magkakaroon kayo ng future project together, ano yung parang naiisip niyong concept? Magdedemanda ako niya. Lamunin niya na ako na lamunin siya. Buwasan niyo yung iyak ni Katrina kasi masyado na yata ako kinakain. Hindi kasi nila alam kung saan ka nagagaling eh. Yung kinakain. Yung ayoko sino ano yung siya nilalamon sa scene, iyak ng iyak. Ginagalingan niya masyado eh. Totoo na. Pero yung isa ko napapanood, yung moment ko dapat, napunta sa akin. Dali, ako yung nawala ng asawa. Surrogate mother gay. Ako nawala ng asawa, nawala ng tatlong anak. Ikaw hinahanap ko yung tatlong anak mo. Ang mas mabigat eh. Sa kanya, pero siya yung lumalabas lagi, di ba? Ano yung pinaka-paborito mong eksena? Iyakin si Lilian eh. Paborito kong eksena ninyong dalawa. Actually lahat naman ng mga scenes doon gusto ko with Lilian. Nag-look after pa ako. Siguro hinihintay ko yung scene na lang na yung ito ni mga anak natin, ito yung mga anak ko na pala. Yun na lang hinihintay kong scene. Siguro yun yung isa sa magiging paborito ko talaga. Kasi wala pa ang mga scene namin parang ano pa lang ay kunyari
nagkatitigan lang na hindi sinasadya, puro ganun pala. Yung mga arte-arte wala pa. Yung arte na lang. Biglang patwi, napasa na tapos nahawakan yung kapatas. Siguro yung mga arte-arte, yun naman. Arte-arte. Yun yung mga magugusto ako pag nagkaroon na, pag dumami na, magugusto ako yun, maaaliw ako talaga. Ganun pa lang naman. Pero gusto ko sa arte-artehan yung emote-emotan. Kung may nasanay siya. Acting ng ano, dramahan, medyo kinakabog niya ako. Kaya, pero pag mga pakilig pa lang ng mga ay, mga arte. Arte. Ano ba 'yun? Nire-rehearse niyo pa pag mga ganun or bigla na lang may mga ginagawa kayo on screen na parang magugulat din mga pakilig na ganyan. Ako feeling ko hindi na namin, ako hindi na namin pinaplano kasi ako comfortable talaga akong ano. Ah, yun yung masaya kasi ano, comfortable kami sa isa't isa kahit off screen. Nagkukulitan kami dalawa, natuwa na kami, nagkukwentuhan kami. So wala na yung ano, isang factor na yung wala na yung ilang na kunyari, katitigan kami, kahit malapit pa yung mga ano, wala kang, uy, Miss Kat, sorry ah. Wala na akong ganun. Siguro ako naiintindihan naman ni Miss Kat na ginagawa ko lang din yung work ko. And then, abang din, Miss Kat. Miss Kat. Diba? Ang tawag ko naman sa kanya, boss idol. Ang lakas mga chairman, no? Ang tawag niya ang boss idol dito. Idol. Ayun, basta happy. Ang sarap kasi magtrabaho pag makakasundo mo yung mga ka-eksena mo, hindi ka may ilang. Yes. That's why, yun po, tulad na inuulit ko, siguro kaya po naglumalabas po na maganda yung ano namin, yung show namin dahil kaibigan namin yung mga nasa team, nakatrabaho na namin yung mga nasa production, even from simula mo sa utility ka pala. Ano eh, parang pamilya eh, alam mo yun, na punong-puno ng puso. Pamilya mo na puno ng puso. Ending, puso. Napunong-puno ng puso. Diba? Diba, boss idol na yun. Is it your first time working together? Nagkaka-work kami before, pero bubblegum lang, guest lang po ako sa shows nila. Pero ito lang yung first time na nagka-excite na kami. Tapos nagkaka-work din kami, mga ibang mga regional na nung dati. Alam mo yun? Yun, pero hindi kami masyado nagkukwento ni Katz kasi busy. Mapili siya. Kasi kami. Wow. Pero eto, nung unang-unang mall show namin, sa plane, nagkatabi kami. Nadaldala kami, tapos naging close na kami doon, hanggang sa in-interview kami doon. Sabi, gano'n na ba kayo matagal magkakilala? Actually, papuntahan dito. Hindi kami nagkakilala talaga. Siyempre, ako kasi pag hindi ko pa kilala, hindi din talaga ako nagsasalita. Tsaka, ano ako, lumalayo ako. Pero pagka-check ako na, siyempre madaldal talaga ako. After pero, yan, sa tagal ninyong magkakilala na pala, and then nagkasama ulit kayo, ano yung makikita yung mga differences na ng isa't isa? Ako, feeling ko, sinasabi siguro sa akin ni Katrina, ay, kala ko, supladong maarte ka. Well, madaldal ka pala. No, Kat, no? Oo, madaldal pala siya. Sobra. Sobra, no? Eh, nakikita ko kasi siya, bubblegum lang po eh. Pink lang. Paano lang, pa? Pa-demure. Pa-demure, pa-stranger, ganon. Ako kasi, may galyo ko na, pag hindi ko pa talaga, alam mo yun, wala naman chance talagang, makipagkwentuhan, at that time, hindi kami naman nagkaka-eksena. Meron mga eksena konti, pero walang rason para tsumika ako. Ayoko na maisipin din na, nakiki-close. Ayoko na naman ganun. Eh, dito sa show namin. Ayoko rin naman pag-isip. Ngayon, dito sa show namin, walang dahilan para hindi ko siya kwentuhan. So, mag-isip na siya, nakiki-close ako sa kanya, parang ang sa akin, walang problema. Talaga magiki-close tayo dito sa ayat sa gusto mo. So, wala ka magkakawa. Diba? Sabi ko naman sa ano ba yung mga pabongga kong sinabi sa'yo nun? Ano yun? Mga pabongga kong, Kat, iba ka dito. Kwento mo naman! Nasa plane kami. Siyempre, naka-ano pa kami, naka-business class pa kami. So, may parang may dumaang anghel. Yung tahimik na tayo, pauwi tayo, galing Bacolod. Ganun, sinabi sa'yo, Kat. Kat! Ano ba yun? Hindi ko naman matanda. Charot! Magaganda! Magaganda yung sinasabi niya. Siyempre, tahimik-tahimika ka lang. Kasi nalilinig niya. Hindi pa kasi nagsastart yung... Ewan ko, nag-taping na ba tayo? Pero hindi pa. Basta may... parang sinasabi niya. Parang sabi ko, kinakabahan ako. Kasi nga, siyempre, ngayon lang labinig niya ng ganito, na mabait, na ganyan. Yung role niya, yung so, role. So, alam ko, may mga tao hindi talaga maniniwala. Like, may mga friends ako. Sabi ko, ito yung role ko.
bagay sa'yo yung ano. Ganun, yes, ganun yes, na agad. Yes, so, kung nahihirapan ako, kasi nga, parang, kailangan ko mag-super effort talaga, kasi, yeah. Yun nga, may mga taong hindi talaga naniniwala na, kaya ba niya? Ganun, yeah. Yung mga ganun. Like, eh, nakasabi lang niya kanina, kaya ba niya? Diba? Totoo? May ganun? Sir Mike? May ganun ganun? Diba may mga ganun? Dahil, ilang years to be honest, ganun, dumating sa puntong, sure ba yan? Ah, okay. Okay. Oo. Pero napatunayan naman ni Kat. Pero, Sir Mike, ha? Sir Mike talaga. Hindi. Sir Mikey, eto na. Kung ikaw dumating ka sa ganun, ako, tanong mo kung ano sinabi ko sa kanya. Lako. Para sa'yo yan. Kaya mo yan. Lagyan mo naman ng ano, lagyan mo ng diin. Hindi naman ganyan ako. Ganyan ako sa aeroplan. Si, ano, si Kat. Tingin-tingin na sa malayo, gano'n. Siyempre, ano, di ba? Para sa iyo yan. Magugulat lahat ng tao pag binigay mo. Kasi hindi ko... Which is happening right now. Tama ako. Di ba? So, sino hindi magsasabing hindi kami blessed, di ba? Kung ano yung first sip po namin, eh, ito na po. So, malamang. Magpakain ka naman. Magpaletsong ka naman sa taping next time. Ba dapat? Di ba dapat tayo? Ano muna? Ano naman eh. Since nagsimula na magpakilig yung tambalan ninyo yung dalawa, ano yung mga aabangan namin sa mga susunod na araw? Sabi, parang ang lakas makaano nito. Parang may kilig, ano, yung simpleng titigan ka lang. Del. Kat na. Kat. Ano yung writer natin? Meron ba silang aabangan? Meron pa bang... May aabangan ba sila? Marami. Actually, hindi pa nagsisimula. Titigan pa lang kami na ano eh. Hindi namin alam. Oh, ganun pa lang eh. Actually, marami po. Marami po. Magsisimula pa lang. Hindi pa nagsisimula. Yeah. Hopefully next year, no? After mga... Sana makatawid pa kami ng summer para may summer special kami. Ay, kasi may ready konting... yung katawan. Yeah. Pero ngayon kung magpapasko, syempre, muna ko maka-empower kami. Pero hopefully magkaroon pa unang ano. And definitely, kung nagugustuhan po nila ngayon yung nangyayari, alam mo sana ang maging pasabog na lang namin na parang nakikita namin na gagawin nila Sir Mikey. Eh yung pasabog ng Katrina, Aiko, Jaime, well, yung tatlong, yung pagkakagulo ng love triangle. Nox! Ganyan! Tapos nasa gitna po ako. Ako yung talaga. Pinag-aagawan, di ba? Yung dalawa nasa gilid ko lang. Pinigilay yung kamay. Hindi, Mikey. Kasi nandalawa dito. Actually, kawag mo daw ato siya ng teaser na naghihilahat kami ni Kendra. Pero ako nasa gitna, no? Nandito talaga. Gagawin din yung isa. And alam nyo, yun, gusto ko nga i-ano rin. Di ba, Ma'am Isay, sabi ko rin sa AP namin. Ano lang to, parang sabi ko ay huwag na ma-pressure kasi, di ba, nagiging maganda naman yung result ng ano natin, nag-feedback. And yun, ang galing lang din yung AP namin. So lang din. Yeah. Kahit na stress na siya, sabi ko na lang, huwag kang ma-stress kasi... Baka mas stress ka pag bumaba rating sa atin. Hindi stress ka, huwag mo na may ano. Diba? Gawin lang natin ng tama. And syempre, feeling ko tataas pa lalo ratings namin dahil sa... Lalo na sa... Lalo na pag sa agawan, no? Pag pinag-agawan ka na. Anak, sige, naabangan niya palang moment. Diba? Gusto ko rin yun. Pero depende rin kung matutuwa ako. Kasi depende nga kung sino magsha-shine, di ba? Ay! Kasi baka mamaya. Baka mamaya. Hindi, may lapit. Pero marang na iiwan ako. Yung parang... Hindi, parang... Parang nangyari, kala mo... Shit, ako pinag-aagawan. Ako yung bida dito. Biglang... Teka lang, ba't parang may tumatakip sa akin? Parang feeling ko, pagka wala na kaming tambalan, ligwak na ako. Hindi nandun. Oo, di ba? Parang... Ano ganun eh. Kasi yung, ay, iniwan na siya. May liliwak na isa. Kaya ayoko rin ng ano, love team eh. Hero lang. Kung with Aiko at saka kay Katrina, may mga fun facts ka ba about the two actresses? Wala pa naman. Mm-hmm. Wala pa naman. About with Wendell, Kat, meron ka bang fun facts about him? Na gusto mong i-share? Like,
Wala pa naman. Kinontrol siya naman. Oo, oh, nga, iba lang may sasabihin eh. Diba, makulit siya. Kalog, ano ba? Ano ba dapat? Diba okay, yun? Okay, makulit, kalog. Magaling kumanta. Pwede may sample. Pwede na kayo. Falseto. Alam nyo ko, hindi lang ako sinis, masakit lang mo. Kakanta ako talaga. Oo. Pero kaya mo. May sample nila. Si Hoya. Pero ano ba sa inyo? Tingnan nyo, may konting paligwak ano na to. May paligwak part na to. Sabi ko sa inyo, magaling. Sabi ko, ano ko, makakatahi mo ako. Konti, konti lang. Pansin. Kole na. Iya, di ba? O, di ba? Makulit siya. Nasa iyo na ang lahat. Ang napasa mo yung katnil mo. Katnil! Katnil! Kung paano pagandahin, eh, lalo pa ho kami naingganyong yung mahirapan, lalo pa ho kami nagkakaroon ng puso para gawin ng maayos ang trabaho namin, para po sa inyo. So I'm inviting everyone na tumutok na kayo sa Prima Donas at sa lahat na rin ho ng show dito sa GMA. Dahil iba hong creative team namin yan. Iba. Time na po namin. Oh, sabi ko nga kanina, di ba? So, kaya po, friend. Sir Mikey, ha? Baka feeling ko may next show ako. Oh, God. Feeling ko, si Benji natatapos ito. Benji Paras, natapos. Tapos kami, may bago na show. Si Benji, dahil siya magtatapos ng show, siguro maghihintay siya mga another 8 months. Another show. Hindi, joke lang po. But anyways, maraming salamat po sa inyo lahat. And hindi lang sa mga netizens, kundi sa lahat din ho, sa inyong mga vloggers na tumutulong at naniniwala po sa amin. Siyempre, dito rin sa GMA, maraming salamat po. Creative team, Regina, thank you. Paro sa inyo. Go, Manila. Go, Manila! Kaya gusto ko itong kasama eh. Masabihin na lahat. Yes, yun. Okay, yun nga, gustong-gusto ko eh. Alam, feeling ko, harsh lang siya. Feeling ko, di ba, para ayaw niya, no? Oh. Yes. Wait lang. Try together. Yeah.